Therapy, mamimingi ako ng tulong sa iyo kay wala ako kasama, ako na lang sa bahay. Yung bahay ni Lola, ito po yung bubong ni Lola Lucita. Yan po yung baston ni Lola Lucita, ang kawayan. Sana idol, mabilan mo din po siya ng bagong ano. Makakawa po si Lola Lucita dito idol eh. Lola, pag wala kayong benta, kayo po'y nangihingilan ng pagkain sa mga kapitbahay. Opa. Yung paninda ninyo, suka at saka yung uling, kuminsan walang benta. Ang gusto ko sana, Lola, yung pang araw-araw may benta kayo. So, okay sa imo ka na mubaligya ka gulay o prutas o ka ng mga bugas. Opa. Tapos kailangan nyo, Lola, ng baston. Magpili tayo ng baston na baka, Lola. Hindi masira, hindi magkalawa. Sir Jomer, sa tulong po ninyo at saka ni Chairman, magpapadala po ako ng pera dyan. Yun po yung setup ninyo kung ano po nababagay na negosyo para kay Lola. Chairman Ben, magandang hapon. Magpapadala po ako, Chairman, ng 100,000. Chairman, magtulungan po kayo ni Jomer. Yes, sir. Okay, sir. Kayo naman, Jomer, bibigyan kita ng 20,000 kasi alam ko may pangangailangan ka rin. Maraming salamat po, sir. Agay, salamat. Walang anaman po, Lola. Magandang umaga po. Kami po ay nagpunta dito mismo sa Iloilo para nga po mabisita itong si Lola Lucita, no? Hi Lola, good morning po. Lola, kumusta po kayo? Mayaman. Kaya kami personal po na magpunta dito para nga doon sa tulong na pinangako sa inyo ni Sir Rafi, natandaan niyo pa po. Opo. Sabi nga niya, magbibigay po siya ng 100,000 po para sa inyo, para panimula doon sa pangkabuhayan. Masaya ka ba, Lola, natutulong si Idol? Opo. Bali, sir, itong hawak mo ay? Ito po yung pinag-open account namin si Lola. Dito po ilalagay po yung pera ni Lola, para kay Lola. So yun, gusto ni Lola na mapag-open siya ng account? Opo. So, dyan natin ilalagay yung matitira na doon sa 100,000. Opo. Okay, so okay po sa inyo na kayo po ba ang maghahawak o ipapahawak natin kay Kap? Pag gusto mo mag-withdraw, pupunta ka kay Kapitan. Opo, kay ano Kapitan po? Na lang. Ay, kay Kap na lang. Okay, sige po. So, Kap, okay po ba sa inyo na yun nga ipapahawakan ni Lola and then pag gusto niya pong mag-withdraw, baka pwedeng mapasamahan siya sa tanod or sa mga kagawad niyo po pag magwi-withdraw sa bayan. Okay ma'am, walang problema. Lola, nabanggit sa akin ni Sir Jomer, nagpunta daw po yung anak niyo dito? Opo. Nung nakaraan po, pumunta po dito yung anak niya, yung December. Hindi ko po siya nakausap eh. Tapos hiningan ko po siya ng cellphone number para po na in case na makontak po siya. Kaso, sabi niya daw po, wala po silang cellphone eh. Pero nasabi niya ba, Sir Jomer, anong plano niya kay Lola? Kasi syempre, mag-isa lang dito. Wala naman po siyang iniwang ano eh. Kasi hindi talaga kami nausap. Pinuntahan niya lang po ako dun sa ano, sa binabentahan ko ng ano. Tapos siya lang po yung kumausap sa akin, yung kapitbahay po ni Lola, yung tala dito po. Yun lang po. Tapos sinabihan ko sila na sila na mag-open account para kay Lola. Kasama sila ng anak ni Lola. So yung anak ni Lola mismo din pala ang nag-asikaso niyan? Opo, dalawa po sila ni ano. So Lola, anong sabi nung anak niyo po? Sabi na pa ako, kung may yatag si Ito po, pabula ko ng bahay po. Paggawa na daw po ng bahay niya. Sa ibibigay daw ni Sir Rafi? Mm-hmm. Pero Lola, maliban po doon, hindi ba nabanggit ng anak niyo po na nasasamahan po kayo dito kasi wala po kayong kasama? Ayaw ko yun kung mga apo ko yung mahal. Kung masama ang ugali. Ayaw ko yun. Mayayan pa. Mag-solo muna ako. Mas gusto mo, Lola, na mag-isa ka lang? Bakit naman? Mas laway. Kung magpa-solo, may kapitbahay man ko, mabait. Dawa anak ko siya. So, itong anak nyo, siyempre po, nag-iisa lang siya. Hindi nyo po ba namimiss? Hindi nyo gusto makasama dito? Punta man dito, magpamasyal, lalauling, baligya ko. Ilang beses po kayo, Lola, pinupuntahan kada isang taon ng anak niyo po? Kada 2 kabulan, 4 man kadlaw dili.
sa 2 months daw po, mga 4 na araw lang. So Lola, ngayon kumusta yung mga binibenta mo na suka at saka uling? May isa ka gatos, ang adlaw, may 50. Ipay na ko. Masaya na daw po siya kapag magka-50 pesos siya or 100 pesos na benta sa isang araw. So yung po yung ginagamit nyo sa pang-araw-araw nyo, yung kinikita nyo po doon. Pero syempre Lola, may edad na po kayo. Kaya nyo pa po ba yun? Oo, kundi lang ako na-aksidente. Magtitinda mo lang ako kay nasal ng isda sa kakas. Bali, kailan po nawala yung asawa nyo? Kumbaga, kailan po siya yumao? 2015. So simula po nung namatay si Lolo, kayo na lang po talaga mag-isa dito? O, ang litrato yun, napakaon ko. Yung litrato daw po yung asawa niya, lagi na niyang nilalagyan ng ano, ng kanin tsaka ulam. Tapos before po siya kakain, yung kinakain niya, nilalagyan niya muna dun sa harapan ng picture. So, ng asawa. Para parang kasama niyo pa din po si Lolo. Nung nawala po si Lolo, ano na po yung naging buhay niyo dito? Batid kami sa SPL, sa loto. At kung may pusinto sa loto, nabili ng bigas at ulam. Dati po si nag-ano siya ng STL, yung pataya-pataya. Kapag may meron daw siyang ano, porsyento, eh yan po yung pinagkakitaan niya lang para makabili ng ulam tsaka ano, kanin niya. So pero dati Lola, nung nandito pa si Lolo, kumusta naman po kayo? Masaya. Ay wala na. Malungkot naman. Ano po yung trabaho ni Lolo dati? Pangisdaan. Tapos kayo? Nagtitinda ng itlog, bandi, at puto. Opo. So yung anak ni Lola, kailan po siya umalis? Buhay pang asawa ko, andito man ang anak ko. Mm-hmm. Kung namanas siya, nag-asawa siya, buwan na lang kami din, mister ko. Alam ko, ang gusto na mag-asawa, ang edad si ni Daniel. Dito nag-tinis pala ko sa asawa niya. Ako na lang isa dito. Ang sabi sa iban, dahil magkuha ka ng apo mo. Ang ko hindi na ho. Mabudlay ang pakaon kay wala ko pangita. Wala ko trabaho. Sinasabihan daw po siya na ano, kukuha siya na kahit ng apo niya para may makasama siya dito. Kaso ayaw niya daw po kasi ano daw po ipapakain niya. Pero ilan po ang apo niyo, Lola? 11. Masaya po kayo pag dinadalaw po kayo ng mga apo niyo. Oo, kung wala man sila, malungkot naman. So pag nandyan kayo, Lola, sa loob ng bahay, ano po ang ginagawa niyo? Kundi lagaw-lagaw. Ang ita kang bangkayo-kayo siyang pagkakuan siya, magkakaingod. Kapag siya lang po mag-isa dito, kapag wala siya makain, eh palakad-lakad po, hanap ng hingian ng pagkain. Yung mga kapitbahay niyo, Lola, ang nagbibigay po? Opo, ayun. Mababait po ang mga kapitbahay ni Lola. Opo. Lalo na ito, si Sir Jomer, talagang inilapit niya po kay Sir Rafi na matulungan po kayo. Kala ko ganun, binibiro na ko, kuli nga. Akala niya kasi po, nung una, akala niya biro lang. Sabi ko, subukan natin, lumapit kay Idol. Nung pinost ko po yung ano, video ni Lola, tsaka ano, yung direct message ko na lang po, yun po, na-notice po kaagad. So may saya ako, tapos sinabihan ko siya, sabi ko, Lola, ang... Okay na, matutulungan ka na ni Idol. Nakikinig ka sa radyo, Lola? Opo. Ayun, anong pakiramdam mo, Lola, na nakausap mo siya, naka-video call mo siya? Sabi na, tutulungan na daw ako. Kung base biro lang yun ni Kwan Sakon. Akala niya, joke lang. Opo. Eh, nung nakita mo na, Lola, na nakausap mo na? Pinagpasalamat ako. Lola, ito yung tungkod mo, yung pinapakita mo doon. Ayan, oh. Wala man ipagbili ng sungkod kundi nang ika ng anak buhay ng kawayan. Kaya ah, ginawa lang po yan. Asa ka parang medyo maliit, Lola. No? Hindi ka ba nahirapan? Hindi po. So, Lola, gusto niyo po napalitan na po natin yan? Maraming salamat. Kung si Dorapi ang magbibili. Ano po yung gusto niyong idagdag dun sa mga paninda niyo na suka at saka uling? Nang habon, mangulusiri, bugas. Lashwa. Mga gulay. Tapos? Mga shampoo. Mga groceries. Kaya mo pa, Lola, magbenta ng mga ganon? Opo. Malakas pa, Lola? Masanag pong panulo ko. Yung ano, paningin tsaka yung memorya nila po, malakas pa. Kayo po, kumusta yung pakiramdam nyo? Wala po ba kayong nararamdaman na mga sakit po dyan sa inyo? Ang dito ko lang pag-aksidente ko nga. Napacheck up na po yan, Lola? Walang pira.
So, Lola, eto na ha. Yung pangako ni Idol Rafi. Eto po, 100,000 po ito. Ay, tanggapin mo, Lola. Ayan. Salamat. Anong gusto niyo po sabihin kay Sir Rafi? Salamat kay Sir Rafi. Ayun, okay. So yan Lola, yung 100,000 na yan, ibibili natin yung mga kailangan mo sa bago mong pangkabuhayan. And then kung ano pa yung mga kailangan natin gawin. Ano po? And magpapa-check up tayo Lola ha? Opo. Masaya ka Lola? Masaya ako, masaya. Ba't parang naiiyak si Lola? Salamat po. Sir Jomer, sa inyo naman po dahil sobrang natuwa po si Idol Rafi na kumbaga syempre hindi nyo naman po kamag-anak si Lola, hindi nyo kaano-ano, pero talagang kayo yung gumawa ng paraan para mailapit si Lola kay Idol Rafi at talagang matulungan. So ito po, 20,000 para po sa inyo. Salamat po. Ayan. So sana ay makatulong din po sa inyo yan. Makatulong po to kasi nung nakaraan binagyo din kami. Kaya ito. Ano pong gagawin nyo dyan? Mga sawa. Mga sawa. Hindi pa mga sawa yan. Yun nga po, hindi po ako nag-expect na nabibigyan ako ni Idol. Kasi nung nakaraan din po kasi yung bagyo eh. Kaya ito po, bili ko po ng mga light materials sa bahay. Tsaka dagdag kabuhayan din po sa paninda ko. Anong nararamdaman mo ngayon na talagang eto na dahil sa'yo, eh si Lola ay matutulungan? Yun nga po, malaking pasalamat ko po kasi nakakatabang ng puso kapag may matulungan ng tao. Kaya tumutuwa po ako. Andiyan po si Hydro Drop na handang tumulong. Lola, ano kayang gagawin ni Sir Jomer doon? Mag-asawa. Mag-asawa ka daw. Gusto mo ba Lola mag-asawa na si Sir Jomer? Oo. At ako naman magyaya ng anak niya. Kaya akong kapitan. Napangitaan ko ng mga sawa uli. Kayo ay nasawa. Hanapan nyo si Kap ng asawa niyo. Ay ka ba? Hanapan ka din pala ng asawa ni Lola. Okay na yan. Basta siya maghanap. Lola, basta ikaw daw maghanap. Mahanapan mo po ba si Kap? Opo. Nako, ayun pala. Sige, pag nakahanap Lola, sabihin mo sa amin ha. Ayun. Ay, siya nga ako ng asawa. Yan asawa mo Lola, ito si Lolo. So pag kumakain ka, nilalagyan niyo din po siya. Opo. Pagkatapos ng kain, ako nang magkain. Lola, ito po yung mga uling na binebenta niyo po. Opo. Ayun oh. Ayun. So yan na lang po yung natira. Opo. Ayun po. So irerepack niyo pa po yan. Oo. Yung mga suka Lola? Ayaw, suka. Apat na bote na lang po natira. Sa cooks ng gamay, ala. Lola, saan po kayo natutulog dito? Dito, siya. Ayun. Dito po kayo natutulog. Oo. Tatay ko, asako. Panay ko, karton. Karton. Sige, so mamaya, bibili din kami ni Sir Jomer ng kutsyon. Okay po sa inyo yun. Para hindi ka dito sa karton natutulog. Opo. Opo, para at least komportable ka, tanggalin na natin yan. Paano kayo, Lola, natutulog dyan? Ayun man. Hindi po nasakit yung likod nyo? Hindi. Sanay na lang siya pa ang kwan. Lola, so ito yung sinasabi mo na gusto mo ipagawa, yung opo. Bubong. Oo. Ayun. So papalitan yung mga yero. Amuhan, ayun. Pero dito Lola, hindi naman po natulo. Hindi nagtulo po, dito nagtulo. Dito nagtulo? Oo. So paano Lola, pag natumutulo, ano po ginagawa nyo? Ay, sinagapong ko. Umo po siya may katwi. Kag magpanilag siya ng ulan nga nagturo. Ah, so pag tumutulo, umiilag na lang po kayo sa ulan. Tapos? Magpaigaligan naman siya pinit. Hindi mabasa. Sabi na daw po ni Lola, naghahanap po siya lang space na walang tumutulo. Tapos dyan lang siya po umuupo. Ayaw. Kapag ka na ulan. So Sir Jomer, siguro isa to sa kailangan mapagawa din. Mapalitan tong mga yero. So isa siguro doon sa bili natin. Opo. Yero para dito. So Lola, aalis na kami ni Sir Jomer. Bibili na kami ng mga kailangan po ha. Okay.
Lola, so eto na ano yung pangako sa'yo ni Idol Rafi. Ayan, yung mga uling mo. Syempre, dinagdagan niya ng mga bigas, groceries, and mga gulay. Masaya po ba kayo, Lola? Masaya, masaya. Bumili tayo ng kutsyon para hindi ka na mahirapan. Hindi na sasakit likod mo dyan. Okay po ba sa inyo? Salamat po. Lola, kaya mo pa itinda to lahat? Opo. Oo, yan pong bigas. Kaya nyo pang magsalok pag may bumibili. Opo, opo. Eh, yung groceries, yung mga... Ayan, lahat. So, syempre, yung isa sa hiling mo talaga, ano, ito po. Ayan, galing to kay Idol Rafi, maliban po dun sa 100,000. Maganda po ba? Maganda. Ayan, testingin mo nga, Lola. Ayan, kaya mo yun. Ay mo, ayan, tapos na i-adjust to, Lola. Pag gusto mong taasan, pwede. Ayan. Maganda? Maganda po. Salamat po. So, paano yung tungkod mo dati? Saan natin dadalin? Gatong saka. Ipapanggatong na lang na daw ni Lola. Manggagatong mo na lang. Opo. Lola, so ayusin na natin para makapagsimula ka na para at least mas marami pong income. Pag naayos na natin, isusunod natin yung check-up mo, ano? And yung pera po na naki-jomer naman, na i-deposit natin yung natira. Okay po? Okay po. Ayan po, nakaayos na, wala na po kayong poproblemahin. Ano pong masasabi nyo dito, Lola? Salamat po kay Idol Rafi sa iyabuling sa akin. Maraming salamat po sa malaking tulong ni Idol Rafi sa kanya. O, anong nararamdaman mo na ito? Kasi talaga nung pagpunta namin, halos pagpasok dito, hindi na makahinga. Pero ngayon, talagang inayos natin. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Bidin kanya si Idol para makatulong sa mga lahat ng tao. Ayun nga, Idol, maraming salamat sa iyo sa pagtulong mo kay Lola Lucita. Malaking tulong po talaga sa kanya ito. At ngayon po, dahil po, mayroon na siya po siyang sariling kabuhayan, hindi na po siya mahirapan sa paghingi ng kanyang makakain sa pang-araw-araw. Lola, may isa pa kasi kahapon nakita ko yung higaan mo matigas. So, syempre, ayaw naman natin na mahihirapan ka. So, inayos namin. Gusto niyo po bang makita? Yan, gusto ko lang yan. Oh, sige, tingnan natin. Ayan! Anong masasabi mo? May bago ka ng kutsyon. Nilagyan natin ng... Salamat. Maraming salamat. Ayan, so nilagyan din natin dito ng mga kortina para komportable ka. Testing mo nga. Try nyo nga po. Tingin. Thank you. Wow! Higa, try higa, mo higa. Lola. Higa na, Lola. Tawang-tawa si Lola. Oh. Yeah. Okay. May unan pa. Oh, may unan pa. Maraming salamat po. Sarap. Sarap, oh. Dol po, Rafi, sa maraming salamat po sa bigay mo sa akin ng regalo. Idol ko ikaw. Ayun. Sige, higa ka lang, try mo. Okay po, ano? Sa kaunan, eto, meron pang kumot. Opo. Opo. Thank you. So, Lola, eto ha, binigay ni din to ni Idol Rafi mga prutas. Salamat po. Ayan. Gatas ha, para healthy. Inumin niyo po yung gatas, ha? Opo. So, Lola, talaga ngayon, pasalamat tayo kay Sir Jomer din. Uy, tinikman na ni Lola. Masarap? Asin ba, Lola? Hindi. So, kayo po, isa po kayo sa tumutulong din kay Lola. Opo, opo. So, dito po, ma'am, sa mga magkakapitbahay, talagang tulong-tulong po kayo na matulungan si Lola sa pang-araw-araw. Opo, opo. Pupunta kayo nandun sa bahay namin. Pati doon, kila ma'am? Kila ni ma'am, kila Gingging. Pupunta doon sa kapitbahay niya. So talagang mahal si Lola? Mahal na mahal nila yan dito eh. Lola, mahal na mahal mo din mga kapitbahay mo? Opo. Ay, syempre naman. Sige. Okay, sige. So Lola, bukas babalik kami. Magpapacheck up tayo and then yung natira doon sa 100,000, i-deposit natin sa account mo para pag may mga kailangan kang gastusin, nandun lang yung pera mo, ha? Opo. Okay, sige. Idol Rafi, maraming salamat po sa bigay mo sa akin. Nagtitinda akong gulay, kamatis sa sari ng baligya, may tinapay, may bugas,
May ano na lang, hindi ko gimalpatan ito. I love ko po, Rabi. Kaya salamat sa bigyan mo ko ng sungkod na maganda. Guwapo si Idol Rocky, ang ako na idol. Idol, maraming maraming salamat po sa malaking tulong po na ano, binigay mo po para kay Lola sa kanyang magandang pesto po ngayon. Dati po, parang ano lang to ngayon, ang laking pagbabago po. At saka maraming maraming salamat din po sa binigay na tulong po sa akin. At yun po ay hindi ko po makakalimutan hanggang kailan. Kami-kami lang din dito magkakapitbahay ay kami na lang po bahala mag-guide kay Lola sa araw-araw niya. Mamonitor po namin po siya palagi. Maraming maraming salamat po, Idol. Pag-check up niyo po sa kanya, ano po yung mga nakita niyo kay Lola? Pagkita ko kay Lola, so medyo pale siya. So most probably, baka anemic si nanay. And at the same time, para malaman natin, so si nanay mag-undergo ng laboratory examinations, no? So to determine, to confirm na may anemic si nanay, no? So makikita natin yan. And yung primary complaint ni nanay is lumbar pain, so meaning sakit dito sa likod niya, sa mababang parte ng likod niya. So sumasakit. So complain ni nanay mga several years na, no? So upon examination, so most probably I am considering na it could be related to sa degenerative osteoarthritis. So sa edad ni nanay, tumatanda na kasi si nanay. Aside from that, yung BP ni nanay is taas. 160 over 90 yung BP ni nanay. So we classify that as hypertension na stage 2, no? So we have to start some ano na, some gamot para sa hypertension ni nanay. And at the same time, bibigyan din natin siya ng gamot para sa ano, sa bones niya, no, yung calcium, no. And to address din na baka may anemic si nanay, so start na lang din natin siya ng multivitamins with iron na lang. Plus, she will undergo diagnostic examinations, no. So ipapa-X-ray natin si nanay, ipa-ECG at saka blood chemistries, no, para malaman natin yung status ng blood sugar niya, creatinine, SGPT, uric acid. So ipa-check natin yan, ha, electrolytes ni nanay, most importantly calcium, sodium, potassium. Okay, so doon pa rin naresetahan na si Lola ng mga pang-maintenance na meron na siyang ano, may reseta na siya na mga gamot para sa maintenance niya. Okay? Maraming salamat. Sige. Po okay. So si nanay, so every time na magpa-check up dito si nanay, walang bayad, free si nanay dito. So pag may complain si nanay, punta lang kayo dito, nanay, walang problema. Pasama lang kayo kay Sir Jomar. Okay? So Lola, napakabait ni Doc. So kada check up mo daw, libre na. Walang problema, nanay. Salamat, Doc. Oh, walang problema. Thank you, okay. Po. Okay, you're welcome.